Hello everyone! Sa isang wok po ay maglagay tayo ng hiniwahiwang patatas. Ito po ay malinis na at lagyan po natin ng tubig na kasing taas ng dami ng patatas para sakto po pagkaluto. At syempre, ang pampalasa natin dito ay asin. Depende po sa inyong panlasa ang dami ng ating ilalagay. Takpan lang po natin at pakuluan hanggang sa lumambot. Pagkaraan po ng 15 minutes ay atin pong i-check kung ito po ay malambot na. So ayan, kapag ganito na po, malambot na, okay na po ito, hanguin natin. At ngayon naman sa isang kawali or sa isang pan ay maglagay po tayo ng konting mantika. Maglagay din po tayo ng butter, mga 1/3 cup po na butter. At ngayon naman, samahan po natin ng kalahating tablespoon na paprika. Haluin lamang po natin ito hanggang sa matunaw yung butter. At habang tayo po ay naghahalo dito, mega love shoutout po kay Mami Petalberon ng Bicol. Shoutout din po kay Miss Rupina Ortiz ng Maribeles, Bataan. Kasama rin po natin si Miss Susan Morales ng Cabisig, Floodway, Kaintarasal. Mega love shoutout po. And mega love shoutout din po kay Miss Christina Perdigon from Caloocan City. At kapag natunaw na po yung butter, eh pwede na po nating ilagay yung ating nilaga na patatas kanina. Kailangan po pala yung pagkaluto natin ay hindi masyadong malambot para hindi po siya madudurog kapag ating hinalo. Napakasimpleng luto lamang po nito na siguradong magugustuhan ng ating mga chikiting. Pwede po itong pang-almusal or hapunan, minsan naman ay pwede rin pong pang-merienda. So ayan, parang ipiprito lamang po natin ito ng konti. Medyo ibabrown lamang po natin ng konti para mas masarap. At para naman po sa mahihilig sa mga simpleng recipe, i-follow nyo lamang po ang ating Facebook page at syempre, i-subscribe ang ating YouTube channel. I-tag at i-share na rin po natin sa ating mga friends na mahilig magluto, lalong-lalo na yung mga friends natin na mahilig gumamit ng simpleng recipe. At pagkatapos po nating i-fried ay atin naman pong lagyan ng mozzarella cheese. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang klase ng cheese kung ano po yung inyong gusto. Takpan lamang po natin hanggang sa matunaw ang cheese na ating inilagay. At kung kayo po ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay nagustuhan nyo yung ating video, kaya i-press nyo na po yung like at i-share na rin po natin, mag-comment na rin po sa baba at ilagay nyo na rin kung kayo ay taga saan para po sa ating pag-shoutout. I-check lamang po natin kung nag-melt na yung cheese at kapag ganito na po ay okay na ito, pwede na po natin itong i-serve. Ito na po siya at ready na ang panghapunan ng aking mga chikiting. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!